Mukhang pasama ng pasama yung season ng Philadelphia dahil nadali ulit ng injury si Joel Embiid versus Indiana Pacers. Sa pulsa muka after ng rebound play ni Benedict Mathurin ng Indiana. Naka 12 points, 4 rebounds at 5 assists naman si Joel Embiid bago siya pinaupo ng buong game. Base sa report, sa pool ang kanang mukha ni Joel Embiid at idadaan pa sa ibang mga test kung nagkaroon ng fracture. Dahil dati meron ng injury sa mukha itong si Embiid. Kakabalik lang din niya after ng 7 games absence at ika-6 na game pa lang niya ngayong season. Ngayon pinag-iisipan na nagtatank yung Philadelphia pero yung ibang mga fans hindi pa rin matanggap eh. Kasi nga hindi naman bago sa Sixers yun. Bago dumating si Embiid at si Ben Simmons dati, ginawa na nila yung tanking, yung tinatawag pa nilang The Process. Kaya napilitan na maglagay agad ang NBA ng tinatawag na play-in tournament, 2 years na mas maaga yung sa expected. At gumawa na rin sila ng paraan para sa mga nagtatank na team. Hindi lang naman Sixers yung tinatag ngayon na nagtatank na team. Dahil saktong-sakto kasi yung ginawa ng OKC na namakyaw sila ng mga draft picks. Kaya nakakapagtaka doon kung kailan pa merong nahanap ng second star si Embiid ulit, doon pa siya hindi naglalaro. Ay dati kahit may lamat na yung tuhod niya, naglalaro pa rin. Sabi naman ng ibang mga believers sa mga forums at comment section sa Twitterverse, talaga lang masama yung laro ng Philadelphia ngayong season. Si PG 2 beses pang na-injured, si Maxi nagkaroon din ng injury, mukhang nawala lang si Tobias Harris, nagkagulo na yung Philadelphia. Saktong-sakto yung pamamakyaw dati ng OKC ng mga draft picks dahil ngayon 2025 yung loaded ng mga player na lagay ko naman binabanggit yon pang pahaba ng video. 6 teams yung may chance na makakuha ng first overall. 3 best player kasi yung posible mag-agawan sa first overall kaya hanggang number 3 mataas pa rin yung value nun. Ang OKC ang may hawak ng control ngayong NBA season dahil meron silang 5 draft picks. Sa 5 na yung kasama ang Sixers, Miami, Houston, Clippers at Utah Jazz. Kailangan pumatak ng at least number 6 sa draft yung Sixers dahil kung hindi makukuha ng OKC yung first round pick nila. Para hindi mawala yung draft picks ng Sixers, kailangan hindi sila bumaba ng number 7 at ngayong season nila makuha yung draft pick na yun. Dahil unti-unting bababa yung draft picks or protection ng draft picks ng Sixers na binigay nila sa OKC. Katulad lang din sa Jazz, kapag hindi sila umabot ng number 10 sa draft, hindi nila makukuha yung 2025 first round pick. Mapupunta rin yun sa OKC. So ano bang ginagawa ng OKC? Yung mga draft picks na nakukuha nila dahil nga yung lineup nila ngayon ay okay na, ipamimigay lang din naman nila yun sa ibang mga teams at sila pa ay yung posibleng mag-benefit sa mga draft picks katulad ng Sixers at Utah Jazz. Yung sa Clippers medyo hindi pa alam kung makukuha ng OKC yun, posibleng hindi na. Yung 2025 first round pick ng Sixers na nasa kamay ngayon ng Thunder, part nun si Al Horford, mula Sixers papuntang OKC. Kung maalala nyo dati yung ibinangko si Horford na ang nakalagay doon na injury, matanda na, ay mas nauna pang nag-champion si Horford kontra OKC at Philadelphia. Si LeBron headline ulit ngayon nang biglang umalis sa Lakers dahil sa personal reason. Baka naman nanood lang ng first road game ni Bronny James sa G League. Ang paunang report kasi doon nagpapagaling pa lang ng injury sa paa si LeBron. Expected babalik siya versus Memphis. Eh marami agad naglabasan online about sa kanya. Yung sinabi kasing personal reason may iba pang dahilan. So i-type nyo lang yon sa Twitterverse na LeBron, makikita nyo yung ibang mga report doon. Talagang nagutos pa. Before ng game ng Minnesota, sinabi doon ni JJ Redick, hindi niya alam kung kailan babalik si LeBron sa Lakers lineup. Hindi naman sila malayo sa number 6, nasa 1-2 game apart lang. Ang standing pa sa West, ito yung playoff standard, hindi yung percentage standard. Makikita niyo yung pagkakaiba, paramihan pa rin ang panalo. Nakabalik na rin si Austin Reeves after ng 5 game absence. Wala na nga LeBron, hirap na hirap pa rin yung Minnesota. May kakaiba din dun sa game na yon na pinapanood ko sa NBA TV Philippines via Signal, baka naman. Dahil sa ESPN, tapos na yung game sa Yahoo Sports, ilang minuto pa yung natitira. Hindi national TV yung game ng Lakers at Minnesota pero delayed ng ilang minuto yung laro nila kapag tiningnan yung stats or info ng game sa ESPN. Minsan nadi-delayed naman talaga yon pero nakaka 30 minutes na ako wala pa rin. Ang Yahoo Sports naman meron na agad stats. Masasahan mo pa mawawala yung Yahoo Sports. Panalo naman ang Minnesota kontra LA. Mukhang na-injured pa si Anthony Edwards sa non-contact play. Biglang bumigay yung tuhod or natapilok lang.
Doon na lang ako sa exaggerated. Sa dami ng panganay ni Edwards, nang hina yung tuhod. E tinatch myself pa yata niya yung bago yung game. Nakabalik pa rin naman siya sa game, mukhang uminom ng robust pang patigas para kay Edwards, naka 23 points at 6 rebounds. Si Anthony Davis naman, 23 points, 11 rebounds. Si Reeves, kakabalik pa lang, nasa 18 points, 6 rebounds at 5 assists. May headband pa yan. Sunod na kalaban ng Lakers, Memphis. Hindi alam kung babalik dun si LeBron at dahil panalo ang Minnesota, oras na tumabla sila sa Lakers sa dulo ng season ay nasa kanila pa yung advantage ngayon.